This is before cleaning of a lampshade, guys. Nilagyan ko siya ng Joy o detergent sa mga plato. And then all purpose, pinaghalo ko dito, guys. So, kailangan natin ng toothbrush kasi hindi siya pwede, guys, nang i-force na linisin. So, kailangan natin ng medyo malambot na toothbrush. Yun. Para maalis yung mga stain kanina. Kasi nga, para siyang naglawa dito. Katulad nito, guys. Oh. Yan. Yan. Katulad niyan. So, kailangan natin itong tanggalin. Parasin na natin. Nawawala-wala siya, guys. Yan. May mga natira pa. Yan. Hanggang ilalim yan. Ngayon, guys, dahil may natira pa, itunawin yung guhit-guhit na yan. So, kanina, wala ka na. So guys, ayan eh. Ayan guys, di pa konti ng konti. So guys, ito na. Nawala na yung mga stain-stain niya sa katawan ng lampshade. So, final touch natin guys ay i-steamin pa natin para be sure na wala talagang stain. Ano ba? Sayang naman yung init sa rooftop, di ba? Mas madali siyang matuyo as mas magandang matuyo sa init ng araw. So, yan muna guys. So, it's the best thing guys is that talagang punasan lang siya ng tuyo or brushin niya ng toothbrush, diba? So, yun lang. Ang pagtamang paglinis. Or, gawin nyo, labhan nyo siya ng dahan-dahan lang ng pagkuskos ng toothbrush. Or yung gamitan nyo ng dishwashing soap. So, yun yung tamang paglinis. So, and then guys, ang payo ko din, dapat siya ay tuyuin na mabuti sa araw. O ano mang paraan na pwede siyang matuyo. So, yun yung importante. Huwag nating hahayaan na basa talaga. Or, nadikita ng basa ito. So, yun na muna guys. This is Cleaner Rosie again guys. And, salamat sa pag-watch sa aking cleaning channel. See you guys in my next vlog. Bye!